Naku po! Meron na namang hakbangin! Itong si Vice President Sara Duterte na mukhang politically motivated. Abay, paano mo naman nasabi, Mima? Pinangunahan po ni Vice President and Deputy Secretary Sara Duterte ang paggunita ng People Power Revolution Activity. Yan po yung dahilan kung bakit ko nasabi na parang politically motivated na naman po ang ginagawa ni Vice President and Deputy Secretary Sara Duterte. Hindi na natin guys maitatanggi na talagang meron pong hidwaan between Marcos and the Duterte. So ngayon guys, ang gusto atang mangyari ni Vice President Sara Duterte na durugin na naman po, sirain, ibalik yung galit ng mamamayang Pilipino dito sa mga Marcoses. And I think guys ha, yung sitwasyon ng People Power ay parang ginagamit ni Vice President Sara Duterte para ho makakuha ng simpatsya laban dito sa mga Liberal Party. Lalo pat kung matatandaan ninyo, kahapon pinasalamatan po ni former Senator and Attorney Leila De Lima at tinawag na blessing itong si President Bongbong Marcos ng Liberal Party. Galing na mismo guys sa pinakahaligi, pinakanangunguna ng Liberal Party, pinakapuno, na itong si President Bongbong Marcos para sa kanila ay isang blessing. At breathing room na din kasi sa panahon sa administrasyon ni President Bongbong Marcos ay nakahinga po ang mamamayang Pilipino. And I think itong pagkakataon na to guys, ginagamit ni Vice President Sara Duterte para po makakuha ng simpatsya sa mga liberal. Para po maggalit na naman ulit sa mga Marcoses. So kasi ganito yan guys, basahin lang muna natin to ha. Yan. Ay, DepEd calls for school activities about EDSA. So, nag-decide po guys, ang Malacanang, syempre, sa pangunguna ni Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte na dapat daw pong panatilihin ang espiritu ng People Power Revolution laban po sa pagpapatalsik, pagpapaligwak sa diktadorya ng ama ni President Bongbong Marcos na si Ferdinand Edralin Marcos Sr. So dapat po alalahanin natin ang espiritu ng EDSA People Power dahil natamasa daw po natin ang kalayaan sa araw ng February 22 to February 25 dahil po sa ginawang matinong hakbang ng mamamayang Pilipino sa pamamagitan po ni Cory Aquino. Kung hindi po daw po pinatalsik ni Cory Aquino ng mga Aquino itong mga Marcoses, wala daw po tayong nakamit na kalayaan at dapat daw pong i-highlight ang people's consciousness at i-promote ang awareness and principle and value ng People Power Revolution. Yan po ang sinabi ng representative ng DepEd. Guys, ako ha, kapag mga ganitong bagay, hindi naman sa tagapagtanggol ng mga Marcoses, sige, alalahanin na lang natin ang espiritu ng EDSA People Power. Well, sinabi din naman ni President Bongbong Marcos na great pa din siya sa pagse-celebrate ng People Power. Kahit ganun ang nangyari, hindi apektado itong ating presidente. Pero, ang ginagawa po kasi ni Vice President and Deputy Secretary Sara Duterte ay kinukuha po ang simpatsya ninyo. Binibilog na naman po kayo ulit. So, nandito po kasi ako guys sa punto na kung hindi din naman sinabi ni President Bongbong Marcos na wag i-celebrate ang People Power, hindi din naman ako mag-voice out eh. Pero dahil okay naman po sa ating presidente na i-celebrate ang People Power, then okay, mag-comment tayo. Pero ito lang yung gusto kong sabihin, hindi po apektado, hindi po naapektuhan itong si President Bongbong Marcos. So, parte din naman daw po, kagaya ng sinabi ni President, parte din naman daw po ng kasaysayan ang People Power. Nasa sa inyo na lang yan kung isi-celebrate nyo or hindi. Pero ito yung sa akin, guys. Ginagamit kasi na chance, di ba, na pagkakataon ni Vice President and Deputy Secretary itong People Power Revolution para bilugin na naman ulit kayo. Tapos ito namang mga tao, magpapabudol, o Sara na kami, Duterte na kami.
Tapos ang anong gagawin sa inyo? EU human rights ano? EU human rights violation kayo. Tandaan nyo guys ha, madugo po ang panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ipinapaalala ko sa inyo, humigit kumulang 30,000 people were killed during the bloody drug war of former President Rodrigo Roa Duterte. Ang dami pong injustices, ang dami pong nilabag sa karapatang pantao ng ating former President Duterte. So imagine guys ha, sila yung gumagawa ng problema, tapos sila din yung sinusolusyonan din nila yung ginawa nilang problema para sabihin na makatao sila. So pinapaalala ko lang ulit sa mga nakuha na ang loob na LP or mga kakamping ni Vice President Sara Duterte, pinapaalala ko ulit sa inyo yung pinaglalaban nyo ngayon, di ba, na papasukin ng ICC, yung pinaglalaban nyo na makulong itong mga Duterte dahil sa mga hindi makataong gawain, pinapaalala ko po ulit yan sa inyo. Ano, baka nalilimutan nyo ng dahil lang sa, sige, celebrate natin ang people power na yan. Sige, alalahanin natin ang espiritu ng EDSA na yan. Di porket sinabi niya yan, ay magpapadala na kayo. Huwag guys. Huwag na huwag na huwag. Kayo na naman ang lugi dito. Kagaya ng pagpapangako nila na aayusin nila ang bansang Pilipinas, gaganda ang bansang Pilipinas, pero ano yung nangyari? Iniwan tayo sa ere na lubog ang utang. Iniwan ng bansa nating luhaan dahil sa mga injustices na mga ginawa ng mga Duterte. Yung pinagawa nilang tulay, yung 165 million, nakalimutan ko kasi yung Cordova ba yun, hindi na daw po nadadaanan ng four wheels. So mga tuter na lang ang dumadaan doon tapos tao. So, you know, laganap ang korupsyon sa panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte, lalo pat nandyan yung 51 billion, nandyan yung Farmally, nandyan yung Pogo. So, pinapaalala ko lang ulit sa inyo ha, bago kayo mahulog na naman ulit sa patibong ng mga Duterte. So, anyway, basahin natin tong balitang to. Sabi dito, after Malacanang decided against marking the 1986 EDSA People Power Revolution as holiday this year, Vice President Sara Duterte as the Education Secretary tried to keep the spirit of the four-day revolt alive in public schools for 38 years after it toppled the dictatorship of Ferdinand Marcos Sr. Talaga nga namang si Sara pang nanguna, no? Eh, mas diktador pa nga yung di umano ha, yung ama niya. Alam niyo kung bakit guys? Sandamakmak na korupsyon. Sandamakmak na human rights violation ang iniwan sa atin. Diba na sa pera, kaba ng bayan, di naman tayo yung ano, yung nakinabang. Sinasabi ko sa inyo, tapos ikaw pa yung may ganang alalahanin natin ang diktadorya ng Ferdinand Marcos Sr. Senyor, ganun-ganun ka pang nalalaman. Kaya sinasabi ko sa inyo guys, huwag kayong magpapabudol ulit. So, February 21, memorandum signed by Undersecretary Omar Romero by authority of the Secretary, the Department of Education, DepEd, which is Vice President Sara Duterte, encouraged public elementary and high school across the country to hold commemorative activities in honor of February 22, 1986 to February 25, 1986 uprising. The commemoration aims to highlight people's consciousness and promote greater awareness of the principle and value that the EDSA People Power Revolution stood for. So, yun po yung pagkakasabi. Anyway, bukas na rin po yung gaganaping rally sa Cebu. Cebu. Mas malaki pa daw po ang gaganaping prayer rally sa Cebu kesa doon sa Davao. So, abang-abang tayo kasi another paninira na naman po ang kanilang gagawin. Alam na natin kasi binaboy nila yung word na prayer rally. So, you know, nakikisabay sila sa agos ng panahon para sirain ulit si President Bongbong Marcos. Lalo pat itong mga liberal, abay, tinawag na blessing.
tinawag na maganda ang pamamalakad ng administrasyon ni President Bongbong Marcos. Anyway, yun lamang po guys. At it's me again, si Mimali Shanyot. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.